Hi guys, it's KLKS na. Knowledge learned, knowledge shared. Ang topic natin ngayon para sa tutorial, paano ba gumawa ng table using the Microsoft Access? So, simulan na tayo. Alam mo ba na pag nakagawa ka ng table, makakagawa ka na rin ng query at ng form at ng report. Okay, dahil ang table ang basis ng paggawa ng query, ng form, at ng report. So, simulan na natin ang ating tutorial sa paggawa ng table. So, start tayo. Open natin ang Microsoft Access. Click natin yung blank desktop database. Here's our blank desktop database. So, una, pwede natin ibahin kung saan natin gustong isave yung database natin. So, click lang natin yung folder para sa kompletong location kung saan natin gustong ma-save yung database natin. So, pwede rin natin i-change yung ating file name. So, ako ang ginamit ko ay KLKS Table 1. Then, kung okay na tayo sa file name at sa location ng ating database file, click Create. Access. So, alamin muna natin ang part ng ating Microsoft Access Graphical User Interface. So, of course, meron tayong database name, KLKS Table 1, Database User Document, KLKS Table 1.accdb. So, ito yung ibig sabihin, ito yung ating table name, kung saan natin siyang location nakasave, at yung extension ng access, accdb. So, ibig sabihin, Access Database. Okay, after the database name, we also have the menu bar, the file, home, create external data, database tools, so our menu bar. Followed by our toolbars, or we call it the tab menu. So, bawat menu bar, meron siyang iba-ibang klaseng tab menu. So, we do have also the navigation pane. Okay, so lahat ng ginawa natin, automatic makikita natin siya sa navigation pane. And followed by our datasheet view. By the way, yung table 1, ang tawag natin dito, we call it our table name. Okay, so yung ID, by default, using the Microsoft Access, meron na agad siyang sample field name. So, pwede natin siyang ibahin o pwede natin siyang gamitin. Okay, so simulan na natin ang paggawa ng table using our Microsoft Access. The easiest way para makagawa ng table is through the use of design view. So, what is a design view? So, it is to set up your database or to configure your table. So, there are three ways. So, the first way, using your status bar, located at the right bottom corner of your screen. So, all you have to do is to locate the icon so for the design view. Another way, through the use of the tab bar views. Okay, so we do have also design view. Another way is to the use of your table name. So, all you have to do is to click your table name, right-click your mouse, and choose design view. Kahit ano sa tatlo, pwede nyong gawin as your way in creating your table in your database. So, click natin yung design view. So, the first thing na itatanong sa inyo once na meron na tayong design view, kung ano yung ating table name. So, pangalanan natin yung ating table name as employee. Then, click OK. So, eto na tayo sa ating design view. So, ano ang meron sa design view? So, ang design view, you can declare your field name, your data type, optional lang yung description, and at the same time, meron siyang field property. Pero yung field property natin, magkakaroon tayo ng panibagong tutorial tungkol sa field property. So, dun muna tayo sa
field name. So, ano ba yung field name? Ito yung actually yung tinatawag natin ng header name for our column, or basically known as the attributes of our table. Okay, so by default, meron siyang ID na auto number. So, pag sinabi nating auto number, hindi siya pwedeng lagyan ng kahit ano ng user kasi maglalagay sa kanya ang computer automatic number. So, mapapansin mo din na sa gilid, meron siyang symbol ng key. At naka-enable ang primary key. So, ano yung ibig sabihin natin? Once we say primary key, it is designated the selected field or fields as a primary key. So, pag sinabi nating primary key, it is our unique information on our database. O ibig sabihin, hindi pwedeng magkakatulad yung value. Okay, so, try natin munang gamitin yung ID as auto number. So, kung gusto natin gumawa ng panibago pang field name, so ang ginagamit ng name is short text. So, ano ibig sabihin ng short text? It can be a combination of letter, number, spaces, comprises of 255 characters. So, pwede rin tayo ng surname. So, short text ulit. Age. So, ang age, syempre, since ang value ng age natin ay number, so, dapat ang data type din natin ay number. Okay, year of service. So, number siya. So, tapos na tayo sa ating design view. So, sa design view, ibig sabihin, pwede tayong gumawa ng field name at pwede tayong mag-identify ng tamang data types. So, ang ibig sabihin ng data types, kung ano yung correct na value na ilalagay natin sa ating field name. So, mayroon ulit tayong tatlong ways para makabalik tayo sa data sheet view natin. Kung paano tayo pumunta sa design view, ganun din yung ways para makabalik tayo sa ating data sheet view. So, unang way, pwede nating i-click yung ating status bar sa ilalim. So, pwede tayong pumunta sa data sheet view. So, pwede rin naman sa view ulit, meron tayong data sheet view. So, pwede rin naman sa table name, right-click natin yung mouse, meron tayong data sheet view. Okay, then, para tanungin ka if you want to save the table now. So, click lang natin ng yes para ma-save na yung table natin. So, meron. So, sa data sheet view, pwede tayong mag-type ng records natin. So, since meron na tayong field name, so, let's start typing our records. By default, dahil ang pinili natin para sa ID ay auto number, so, hindi tayo pwedeng mag-type ng kahit ano sa auto number, but instead, computer will be the one to enter number para sa ID. Okay, so tapos na tayo sa ating table 1. At ang pangalan ng table natin ay employee. Panibagong table, so punta lang tayo sa create. So table ulit tayo. So ito na tayo. So ganun ulit ang procedure, design view. So punta tayo sa design view natin. So pangalanan natin ang table. So, sa ating table 2, ang pangalan ng ating table ay product. So, time, palitan naman natin ang ating primary key. So, gamitan natin siya ng product ID. Okay. So, huwag natin siyang gamitan ng auto number para makita natin kung ano yung pagkakaiba ng auto number sa declared value natin. So, ang gawin natin ay number lang. So, since date siya, gawin natin siyang date. Okay. So, assuming number siya, ulit natin yung ating mouse para makabalik tayo sa data sheet view. So,
So, kailangan natin i-save yung ating table 2 by clicking yes. Okay, so, pwede na tayo ngayong mag, pwede tayong gumawa ng records natin para sa ating table 2, which is the products. Okay, 1102, ang product name. Let's find out kung ano ba ibig sabihin ng primary key. So, sabi natin kanina, ang primary key, we call it our unique information dun sa database natin. So, tingnan natin kung magiging unique information nga ba siya. So, gagamitin ko ulit ay 1102. So, pag sinabi natin unique, dahil ang product ID natin ang unique nating information, so, try natin kung i-accept ba niya man natin. So, deliver siya halimbawa ng okay, so ang dami niya ay 50 lang. Okay, so at the end of our table meron tayong message: the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index primary key or relationship. Change the data in the field or field that contains duplicate data. Remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again. So, ano yung ibig sabihin natin? So, ibig sabihin, since we created our product ID or the prod ID as our primary key, so hindi siya pwedeng magkaroon ng magkaparehas na information. Pero the rest, since hindi natin sila primary key, pwede tayong magkaroon ng magkakaparehas na value. Okay, so ibahin natin siya. Gawin natin siyang 5. Okay. Okay, so tapos na tayo sa ating table number 2. Okay, so meron na tayong sample table para sa ating employee at sample table 2 para sa ating product details. So, let us assume gusto nating i-rename ang mga table natin. So, meron tayong table name na employee at saka product. Pero gusto natin siyang i-rename. By instance, nagkamali tayo ng pagpapangalan sa table name natin. So, wala naman ding problema sa pag-rename. Ang question lang, so, paano tayo mag-rename ng table? So, basically, hindi tayo pwede mag-rename ng table dito sa ating data sheet view. Ang pwede lang natin, pwede lang tayong mag-rename ng table dito sa ating navigation pane. Pero of course, hindi ka pwede mag-rename ng table hanggang naka-open ang table mo dito sa datasheet view. So in other words, all you have to do is to close the table first. So close natin. So once na naka-close na siya at di na siya existing sa ating datasheet view, pwede na natin siyang i-rename dito sa navigation pane. So punta lang tayo sa table name na gusto nating i-rename. So, right-click lang natin yung mouse. So, rename tayo. Let us assume ang pangalan niya na ay materials. Okay, so click enter. Okay na siya. So, automatic, once na na-rename natin siya, materials na ang pangalan niya. So, that is the easiest way on how to rename our table. So, proceed na tayo. Since tapos na tayo, so, pwede na natin siyang i-save. So, paano tayo mag-save using the Microsoft Access? So, click lang natin ang file. Save as again, the button save as. Then, yes lang tayo to close the objects. So, pwede na tayo ngayong mag-save. Kung hindi natin babaguhin ang file name, so save na lang tayo. Hope you learned something. Thank you for watching. See you on our next tutorial.